Yo, what's up mga kabakal? Magandang araw, magandang oras, magandang kung ano mang oras. Yo, what's up mga kabakal? Magandang araw, magandang oras. Kung saan man kayo lugar naroon, may magulo kasi mga kabakal yun. Ang gulo nun. Tayo mga kabakal, sana nasa mabuting kalagayan kayo lahat. Maraming salamat sa inyong mga suporta, no, mga kabakal. So mga kabakal, mamaya pag-uusapan natin o papakita ko sa inyo yung pag-welding o paano pagdikit dun sa makapal tapos manipis na bakal yan. At ayun nga mga kabakal, gusto ko magpasalamat muna ron sa mga nag-comment, sa mga nakapansin. Nakapansin mga kabakal sa ating yung selector switch. Yan yeah, mga kabakal, pinicturean ko na lang kasi sobrang ingay sa workshop. At yan yung welding machine na gamit natin. Tapos maraming salamat dun sa mga talagang nanonood kayo. Hindi ko rin talaga napansin yung ano, basta nasa isip ko kasi may pakita ko sa inyo yung welding machine o yung amperaheng gagamitin natin. So ayan nga yun, yan yung ginamit kong mga nakaraan. Hindi ko alam, tagal ko nang ginagamit yung machine na yan pero kayo lang nakapansin dun sa selector. Kasi ito, baliktad naman to nung ginamit ko nung nakaraan. Ito naman, yung nasa taas naman yung ano niya, yung, di ba yung high power niya na yan. Tapos baliktad sila nung isang ginamit ko, yung napansin yung machine. At ito naman yung ginamit natin doon sa video, bali nagkabaliktad nga lang yung selector switch niya, yung switch niyang ito yung high power kasi nung isa nasa taas, nakataas, tapos itong selector nito, yung high power nito nasa baba kasi yun nga yung B. Hindi ko napansin yung A and B rito sa may selector switch ng potentiometer niya. Tapos ang pinagbasihan ko kasi itong letter A na may arrow. Kala ko kasi yun yung letter A na ano, gano'n kasi yun sa kabila eh. So yung mga kabal, sana pasensya na, sana mapatawad nyo ko ron. So ito mga kabakal, meron ako itong naka-reading bakal. Ito, nasa 12mm yan, 12mm. Tapos ito yung ginamit nating 2mm sa Parlin. Ayan, gagamitin na natin para hindi na tayo masyadong aksayado sa mga gagamitin nating materyales. So ngayon, ispat ko muna yan, tapos welding ko muna, grind natin muna ng konti, tapos ispat natin dito, no? Yo mga kabakal, pasensya na po talaga sa video quality natin kasi hindi pa tayo nakakahanap ng magandang dirt glass para sa camera natin. So yung mga kabakal, ang tawag dyan sa ginawa natin, 2F sa pinag-aralan namin sa TESDA, yun yung tinatawag na horizontal fillet weld. Sa pag-welding, lagi natin uunahin yung setting ng current natin. At sa pagdudugtong ng manipis at makapal na bakal, lagi nating uunahing tunawin yung makapal. Hindi lang po masyadong kita sa camera o sa dark glass natin, pasensya na po talaga. Pero gusto ko po sana ipakita sa inyo yung tunaw nung itong 12mm na to, na kung saan una nating tunutunaw yung 12mm kaysa rin sa 2mm. Na yung tunaw niya ay binabahagi natin dun sa 2mm para hindi siya mabutas, kasi kapag ka yung 2mm dun tayo nakapokus yung ating electrode ay mabubutas o masisira yung materialis natin.
Kaya dito muna tayo kukuha ng tunaw sa 12mm sa makapal na bakal. So nagsimula tayo rito, dahan-dahan. Kailangan yung movement ng ano nyo, timing lang. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Makikita nyo naman po yung sa tunaw, nakadepende sa tunaw yung lakad ng electrode nyo. Sa pagdudugtong ng makapal, dapat lagi yung ano, titingnan yung tunaw, importante yung tunaw, tapos yung position ng rod nyo. Kailangan nasa tamang angulo o tamang angle. Yung angle naman mga kabakal, nagsisimula sa 30 to 40, 45 degree, depende sa pag kung paano nyo titunawin yung bakal. Yan mga kabakal, titiktikan na natin. Sa pagtitiktik, mag-iingat kayo mga kabakal, kasi lalo na kung malapit yung mata nyo, pwedeng matalsikan yung mata nyo ng yung flux, yung tinatawag na flux yan. Tumatalsik yan kung minsan sakto pa sa mata tumatama. Kailangan lagi kayo naka eye glasses or naka face shield yan, or kaya naka mask kayo ng ano, naka clear glass kayo mga kabakal. Laging safety yung uunahin natin. O kasi madalas ako, lagi ako napupuwing dyan at lagi natatalsikan yung mata ko. Yan mga kabakal, dyan tayo nagsimula, dyan sa bukol na yan. At sis yata yan. Hindi, yung mga kabakal, kaya nagkaganyan na masyadong nababad yung electrode natin dyan. Yung rod natin, tapos yun, bago tayo marangkada. Basta dahan-dahan lang yung bid nyo, timing lang sa tunaw ng bakal. Tapos yan, ganyan yung kalalabasan. Basta wag nyong basta itututok agad dun sa manipis na bakal mga kabakal. Yan. Una, lagi nyong ibubuga muna yung unang buga niya sa makapal na bakal para hindi masira yung manipis mong bakal o hindi mabutas. So ganun lang mga kabakal, hindi ko na masyadong pahabain tong video na to. So shoutout muna natin yung talagang nakatutok. Ayan, correct me if I'm wrong, Herling Garcia, Romel Angeles, Del Antonio Trinidad, Hermes Sioson, Edwin Vergara, Jay Ramos, Justin Bariring, Mario Roy Rojas, Dina Lynn Corompido. So yun lang mga kabakal, kung hindi ka pa napag-subscribe, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa suporta. God bless to all.